guys! Welcome back to my channel! And today, ang ikatlong araw ng paggawa dito sa aking kitchen. After 24 hours, tatanggalin na namin ang forma ng lababo para mapalitadahan na ngayong araw. Ito ang layout ng kitchen na pinapagawa ko. Habang nagtatanggal ng porma yung mason, ako naman ay maghahalo na ng simento para gagamitin sa palitada. Kalating sa ako ng simento ang hahaluin ko at 2 timba ng buhangin na sinalandra. Ito ang itsura ng kitchen kapag natanggal na ang mga kahoy. Papalitadahan pa ang mga poste para makuha ang eksaktong sukat na 2 inches. Saan halo ko niya? O, liga pa. Layout na. Ang sukat ng plywood na kinakat niya ay 2 inches by 100 centimeters na gagamitin pang layout sa palitada. Tatanggalin ko na ang porma ng concrete bar counter habang si Mason ay nagpapalitada. Hello guys, lunch break na, alas 12 na. Update muna tayo dito sa pinapagawa kong kitchen. Sa ngayon, natanggal na yung mga forma. Ayan o. Bali ngayon, pinapalitadahan na yung mga poste ng kitchen. Ayan. 2 inches lang ang kapal ng poste. Kaya hindi ako gumamit ng hollow blocks dahil papalagyan ko to ng cabinet para mas malaki yung space. Tapos dito naman nakapwesto ang gas range. Ang sukat ng gas range na bibilin ko ay 50 cm. Ang pinagawa ko dito ay 51.5 cm. Bali, maliit lang ang siwang niya. Kasyang-kasya na yon para dito sa space dito. Ito na din ang outlet ng gas range. At ito din yung para sa gasol, yung hose niya. Ito, nakaabang na siya. Ayan. Tapos ito naman ang lababo niya. Nandito. Ayan. Nakaabang na din. Pinapalitadahan ko loob at labas yung mga poste ng kitchen. At ito naman ang itsura ng bar counter. Ang sukat niyan ay 160 cm ang haba. At ang lapad ay 45 cm. Tingnan niyo yung poste niya dito. Ang nipis. Pero kapag napalitadahan yan, magiging 2 inches din yan.
Dito ko naman ipupwesto ang rep dito sa space dito. Ito ang aking rep. Ilalagay ko siya dito. Ang sukat nito ay mula dito hanggang dito sa bar counter ay 60 centimeters. Dahil ang sukat ng rep ay 55 centimeters. Nagpa-allowance na ako. Ang height ng bar counter ay 110 centimeters. Ayan ang itsura ng kitchen kapag nandito ako sa may sala. Ayan. Kisame sa dining area at yun ang kisame para sa kitchen. Sa tapat ng bar counter, maglalagay ako ng drop light dito. Ayan, lilitaw dito yung drop light. I-install lang ko dito ng drop light, bubutasan ko itong hardplex na to. Hanggang dito yung ilaw na drop light. Or pendant light, pwede rin yun. Ayan. Ayan na ang aking kitchen. Malapit na siyang matapos. Pagkatapos ng palitada, uumpisa na ang paglalagay ng granite. Dito sa pinapagawa kong bar counter, hindi ko nagustuhan ang pagkakagawa. Pangit pala kapag buhos ang bar counter. Tingnan nyo, parang delikado, baka babagsak na siya. Nilagyan ko lang siya ng tukod dito kasi nagkaroon na siya ng crack. Tapos, ayan o, tingnan natin yung mga crack dito. Ito, mayroon siyang crack dito. Hanggang doon. Kaya delikado na siya. Ang dami na niyang crack. Kaya ayaw ko ng ganito. Ang ipapagawa ko dito, plyboard na lang ang ilalagay dito. Tingnan niya, nagkaroon din siya ng crack dito. Kaya delikado na siya. Kaya ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng simento dito. Nagkaroon kasi ng siwang dito. Kaya nilagyan ko siya ng purong simento para sana kumapit yung slab niya. Kaya lang, parang naisip ko, delikado. At saka tingnan nyo, dito tayo banda para mas makita. Kung titignan nyo, parang nag-U na siya na ganyan. Nakaganyan na siya. Ayan o. Baluktot na siya. Lumuyok na sa banda dito. Yung gitna niya. Plyboard na lang ang ipapagawa ko dito. Tapos, papatungan na lang ng granite. Kapag magpapagawa kayo ng bar counter, dapat hollow blocks ang poste niya. At saka meron siyang hollow blocks din dito sa gitna para sa suporta. Pwede yun. Pero kapag ang ipapagawa nyo, ganitong style na open siya sa baba, hindi pwede. Delikado. Kasi babaluktot yung slab niya. Ang gusto ko kasi sa bar counter ay open siya sa baba. Parang ganyan. Kaya lang, nagkamali ako. Ang ipinagawa ko ay buhos ng simento. Meron din yung bakal. Marami nga yung bakal eh. Kaya lang, hindi talaga kinaya. Ayan o. Masyado kasi siyang mahaba para sa buhos. Ang sukat niyan ay 160 cm by 45 cm. Ang gusto kong kapal ng poste niya ay 2 inches lang para mas magandang tingnan. Kaya ngayon, gigibayin ko na yan. Papalitan ko ng plyboard. Isang plyboard lang naman ang gagamitin dito. Ang gagamitin kong plyboard dyan ay yung marine plywood. 3-4 ang kapal. Kaya mamaya, tatanggalin ko na yan pagkatapos kumain. Naglagay ako ng plywood sa ilalim ng bar counter para kapag gigibayin ko na, hindi masisira or magasgasan mga tiles. Thank you.
Ginagamitan niya ng bara para pantay na pantay ang pagkakapalitada. Ang bayad po pala sa mason ay 700 pesos per day at arawan lang siya. Kung ipapakontrata ko ang paggawa sa kitchen kasama na paglalagay ng granite countertop ay 12,500 pesos, labor pa lang. Kaya nagpa-arawan na lang ako para makatipid sa labor. Ito ang matagal gawin, kantuan sa mga poste. Ayun lamang po ang nagagawa sa loob ng 3 araw sa paggawa sa kitchen. See you on my next video. Bye-bye!